Habang nagkagulo ang mga tauhan ni Commander-in-Chief dahil sa robbery, dahil nanghold up to yung limang police, no? Sangkot yung limang police at buong unit ng Manila Police District. So, kailangan ng ating Pangulo ng sense of urgency. Kasi, ano yun eh, public servant yun eh, tapos na may mga baril, tapos ganun yung mga ginagawa, puro kasamaan. So, paano na po yung mga inosenteng tao kung pabayaan na lang? So, kawawa naman yung mga Pilipino. Nagbabayad tayo ng malaking taxes para iswildo rito sa mga polis na to. So, kailangan talaga yung tinatawag natin sense of urgency, ang ibig sabihin na quick action kaagad, no? Very important to our society na unahin yung mga tao. Yan po yung ibig sabihin ng sense of urgency, no? Kailangan kaagad ang action para sa ikakabuti ng ating mga mamamayan. Pero ang ginawa ng ating pangulo, wala, no? Being a commander-in-chief, wala siyang sinabi, no? Kung si Duterte pa siguro to, patay na to. No, wala siyang sinabi kasi wala naman yang malasakit sa bayan eh. Alam niyo kung ano yung sinasabi. Ha? Alam niyo kung anong topic niya. Ayan. Yung pelikulang Barbie. Yan po yung tinatopic niya. Binibigyan niya ng pansin, sense of urgency. Eh siguro may balak tong mag-artista tong yawa na to, pero hindi lang natanggap dahil lang kulubot na yung mukha. Napakapangit. Siguro ganun. Wala naman tayong nakikitang totoong malasakit dito eh. No? Sa nagmamahala ng mga bilihin, despite of all the donation na natatanggap niya, meron pang utang na malaking utang. Ang sino magbabayad doon? Billion of money. At saan yun napunta? Yun ang tanong. Saan yun napunta? Bakit naghihirap tayo? Yun ang tanong natin. Sa laki ng pera ng inutang niya, no, ay sigurado ako yung bigas tag 20 na lang. Diba? Yung sabi niya na tag 20 na lang yung bigas, kahit itag 10 na lang yung bigas, yung kilo ng bigas, yung price, kahit tag 10 na lang, hindi pa rin malulugi yung government natin dahil tumatanggap siya ng trillion of taxes, tapos nangungutang siya ng billion of dollars, tapos yung mga donation pa sa infrastructure ngayon. Grabe. Oh, walang gastos yung government natin. Pero ang tanong, saan yung pera? Tapos sabihin ng mga tanga, naiinggit tayo. Pira po ng taong bayan yun. Hindi po tayo naiinggit dito. Pumili tayo ng president para asikasuhin, bigyang lunas ang kahirapan ngayon at ayusin ang Pilipinas. Ganun po yung pagpili natin ng president. Hindi po pinipili tayo ng president na gagawin nating santo na walang ginagawa kung hindi mag-asal artista or asal hari. Naku naman, nakakatakot na yung Pilipinas ngayon sa dami ng corruption at sa daming mga naglalabasa ng mga kriminal. Hindi lang naman nag-conduct ng sense of urgency, yung quick action para sa mga tao. Kawawa talaga, guys. So, kawawa talaga.